Hello guys, welcome to my YouTube channel. So sa araw na to, pag-uusapan natin guys kung ano ba magandang gamitin, yung job mix ba na 1-2-3 sa site or yung 2,500 PSI PCB. So discuss ko lang to guys na bakit ito ang gusto kong topic, kasi more on ano kasi to ginagamit kasi itong job mix 1-2-3 or 1-2-4. So yung 1-2-4 hindi ko na lang muna ginawa dahil ito, kapag itong 1-2-3, mas mataas ang possible na i-accept ng strength na to kaysa doon sa 1-2-4. So 1-2-3 lang ginamit ko dito guys. Then next topic naman, pwede kong gawin yung class A na 1-1:5, then 3. So class A. So comment yun din sa baba kung may mga gusto kayong topic na pwede natin discuss dito. So dito sa 1-2-3 versus dun sa 2,500 PSI, pag-uusapan natin dito yung quality of raw materials na ginagamit na natin, concrete design mixtures, kung paano natin ginagawa yung design mixtures ng 2,500, then paano ko kinonvert yung job mix na 1-2-3 sa cubic meter. So same lang ginawa ko sa 2,500. Then material cost, so pag-uusapan din natin dito kung sino ba mas matipid sa dalawa. Job mix ba na 1-2-3 or yung 2,500 PCD. So sa quality of raw materials, pag-uusapan lang natin dito yung sa ready mix concrete RMC or RMC batching plant or ready mix concrete, then versus hardware. Kasi iba yung quality ng nasa hardware, iba din yung quality ng nasa batching plant. So first, bulk sa semento, so main ingredient, yung nagbibigay taga na lang strength, yung cement. So pagdating naman dito sa RMC or dito sa batching plant, yung cement, alam naman natin na kadalasan yan, kinukuha yan sa cement factory. Mismo naka-bulk mismo yan. Pure cement kadalasan yan. Meron din tayong kinukuha kuminsan sa manufactory na may mga ano blended na cement. So sa hardware, sa cement, kadalasan to wala tayong makikita doon na mga pure cement. So more on ano na to, blended na to. So mga type 1P, so common sa mga type 1P is minimum of 15% na fly ash or slag, depende sa sementong gagamitin nyo. Maximum 40% according to ECI po yan. Check nyo po yung mga pozzolanic materials pag ginagamit din sa blended na. So minimum 15% ang pozzo lang po dyan. So dito sa RMC, kahit wala tayong example, wala tayong kinuwang blended na cement sa manufactory. So tayo, pwede naman tayo mag-order ng pozzolan materials. So depende naman sa quality department ng isang ready mix kung mag-ano ba tayo, mag-blend tayo ng pozzolan. So ako, mas gusto ko yung nag-blend ng pozzolan lalo na fly ash. Islag gumagamit din ako, kaso nga lang, bihira lang kasi talaga yung islag dito sa Pilipinas. One time nakapag-trial mix ako ng islag, maganda rin yung strength. Ang problema lang is early strength, pero beyond 28 days maganda na. Pero ito, ang tatopic natin dito is yung fly ash. So, fly ash, minimum, pwede ka maggamit ng minimum 10%. So, sabihin natin na depende sa cement na ginagamit mo. So, meron kasi tayong tinitingnan doon sa properties ng cement kung ilan dapat yung maximum fly ash na gagamitin mo. So, sa next video ko guys, pwede natin i-discuss din yon sa properties ng cement. Kung ilan ba dapat ang minimum fly ash or slag ang dapat gamitin sa cement na gagamitin nyo. So, next video din, possible guys, sa mga nakikinig natin dyan ng mga Lodi, si na Sir Armando, si Sir Naba, ayan. So baka naman pwede kayo maunlakan sa mga ating podcast or interview. Ayun. Baka lang naman Sir Armando. 'Yon. So next natin, yung coarse aggregates ng raw materials dito sa batching plant. So more on dito sa coarse aggregates, kapag may third party tayo, pinapatest natin lahat. Abrasion test, yung strength ng aggregates o yung bato na ginagamit natin. Now,
Bukod pa doon, yung sieve analysis is common na lang yun. Yung ESTM 136 or ESTM C33, common na lang din yun kasi tinitingnan lang naman natin yung size. Pero ang pinaka-importante talaga dito yung abrasion test, which is naman dito sa hardware, ang makikita mo lang muna dito is yung ESTM C33 lang o ESTM C36, 136. So, more on sieve analysis lang. Pagdating sa quality test, yung abrasion, wala ka masyadong makukuha sa kanila na quality test. Kasi ito, kung pupunta ka naman sa hardware, makikita mo naman yung pagkakaiba ng dalawa. Yung dito sa batch implant, common, ang aggregates dyan, piling-pili ang mga batch implant kung saan kukuha ng magagandang source. Kasi once na hindi maganda ang nakuha mong course aggregates, after 28 days, ang pangit na nakamo ng ano mo, ng strength ng konkreto mo. Possible bumaba pa. Kasi after 28 days, kung hindi ka gumamit ng pozzolan, hindi na kumukontinue yung taas ng konkreto. Now, aasa ka na lang dito sa coarse aggregates. E paano ko naman kung ang coarse aggregate mo hindi malinis? So madumi. So possible bumaba din yung strength. So common sa hardware, kung makikita nyo, check nyo na lang guys sa mga observation nyo about sa hardware. No? Hindi naman to, ito, comparative natin to sa anong source, no? Kasi kadalasan, makikita mo yung pagkakaiba ng quality. Once na pumunta kayo ng batch implant, makikita mo yung quality ng coarse aggregates. Makikita mo, mas malinis ang nasa, madalas sa RMC. Pero mayroon din namang iba, may nakita rin naman ako one time, napadaan ako sa isang hardware, mayroon din naman ako nakita na medyo malinis din talaga siya. Parang nung natanong ko siya kung saan siya kumukuha, part ng Rizal. So, yung bukod doon, kapag kumukuha ka na sa ibang locations, medyo iba yung abrasion. Maganda siya tingnan, medyo siya malinis tingnan, pero ano, yung strength hindi masyado tulad sa Rizal. Iba kasi talaga yung ano, yung strength ng aggregates galing Rizal. So, kung yan, tatanungin niyo lagi ang hardware kung saan galing yung aggregate, kung Batangas ba 'yan, Laguna ba 'yan, o Quezon. So, ayan guys. So, next natin, fine aggregates. Dito ang pagkakaiba naman, pagkakaiba sa dalawa guys, sa hardware at saka sa batch implant. Ang batch implant guys, kadalasan ginagamit nila vibrosand. Yung vibrosand, hindi to yung pioneer masyado siya. Pioneer siya, na, pero passing 800, passing number 8 siya at passing 100. Unlike dito sa hardware, ang kadalasan mong makikita dito yung double screen. So yung double screen, may mga one time nakakita ko ng double screen nung nagkaroon ng shortage. Ang hirap gamitin ng double screen kapag sa ano, sa batch implant. So ito ang iniiwasan ng mga batch implant nung nagkaroon ng shortage sa fine aggregates dito sa Pinas, no. So iniiwasan talaga 'to kasi nga hindi maganda ibibigay ng strength sa iyo ng fine aggregates. Then kapag binasag mo yung sample, makikita mo din doon yung puti-puti. Ang pangit tingnan. Yun ang kadalasan na nagsisimulan ng crack. Makikita mo doon guys, kita mo, kapag tinignan mo yung sample, kapag kinrush mo yon, makikita mo din puti-puti. Litaw na litaw. Kaya ang pangit tingnan nyo. Kaya dapat, kapag nagbabasag kayo ng sample, tingnan nyo yung sample, yung cylinder, kung anong appearance ng loob, kung saan nagsisimula yung crack. No? So, pagdating naman dito sa price, mas mataas lagi yung hardware. Huling tanong ko dito sa ano eh, sa hardware, ang double screen na to is 1.2. Unlike dito naman sa fine aggregates ng Vibrosan, sa kinukuhanan din namin, meron din ang pinaka-latest na info ko, nasa 1.2 din siya, pero fine aggregates na mismo siya. Yung Vibrosan mismo. No? So, unlike dito, double screen pa yan. Kaya nga, kung sakali kung may kakilala ka naman sa batch implant, doon ka lang bumili ng aggregates, mas maganda pa mga gagamitin mo sa construction o sa bahay na project. So pagdating naman ito sa cement, mas mura ang cement ng batch implant compared sa hardware. Sa hardware ngayon, nasa 250, nag-arrange siya ng 220 to 250. Unlike sa bulk, kapag gumawa ka dyan, nabibili ito ng mga batch implant, kadalasan nag-arrange ng kapag deliver 180, kapag delivered mga 200 hanggang mga 225 yan. Then ang pickup niyan possible mga 180 to 200. So ganoon ang mga sinasabi ko to guys kasi nga mas makakatipid kayo kapag gumagamit kayo ng batch implant. So ready mix mismo, no. Kasi kapag
Depende naman syempre sa location pa rin. Siyempre kung mas wala talagang malayo tagang ready mix dyan sa lugar nyo. So kailangan kadalasan ginagamit natin yung class proportion, yung class A, class double A, yun. So next natin, dito gumagamit tayo ng liquid admixture. And sa hardware naman makikita ko dito admixture powder. So ayan. So pwede ka bumili diyan sa admixture ng admixture doon sa hardware. Ayan. Dito sa mga ano sa batching plant, kuminsan kapag kakilala mo din naman yung sa sales or sa procurement or purchasing, pwede ka naman makabili. Or kung gusto mo naman, bumili ka na mismo sa supplier ng mga batching plant. So, ayan guys. So, sa next natin itong concrete design mixture. So, ginawa ko siya ng design mixture mismo. Ito yung design mixture mismo ng 2,500. Yung cement is 35.21. Ang volume pala nito guys, no, is 0.1067 ang gamit ko sa cubic meter. So, ganun din to. Dito ko kasi kinuha yon 260 division ng 2436 unit weight ng concrete itong 2436 unit ng concreto. So ito 260 to yung weight niya. So kinuha ko na lang siya. So ang lumabas 0.1067 cubic meter. So ito na lang ginamit ko dito sa kabila sa 2500. So lumabas siya ang sa cement kapag 2500 PSI PCD 35.21 gagamitin mong cement. So common yan sa laboratory, may mga timbangan ginagamit. So sa site naman kasi is depende dun sa box type na 1 cubic by 1 cubic, yung 1 cubic, 1 meter by 1 meter by 1 meter. No? So ito, 3-port, kadalasan naman sa batching plant, tinitimbang to, 113 lang gagamitin mo. Samantala dito, sa job mix, 120. Tatlong bag agad yan. Tama, tatlong bag. So ayan, tatlong bag. Tapos, one bag na cement. Then, sa sand, sa batching plant, 100 lang ang gagamitin mo. Dito sa job 1, 2, 3, 80 lang. Then, sa water, ang gagamitin mo lang dito, 13.14. Then, dito, dahil nga 0.5 lang ang gamit natin dun sa 1, 2, 3. So, 0.5, dahil 20 liters lang. Ayan guys, no? So, total of batch rate nito is 261. So, 260 din sa kabila. 261.35. So, ayan po yung design mixture ng gagawin natin by next week. So, ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo guys paano ko kakandak lang sa laboratory ito. So, ito lang yung design mixture. Kinukumpir lang natin. Pinakita ko sa inyo kung paano kinuha sa proportioning yung comparison ng dalawa sa gawa ng volume 0.1067. So next natin, itong material cost. Alin nga ba mas mababa ang cost? Kung makikita mo dito guys, ang cost mas mababa yung dito sa 2.5 PCD. So sabihin lang natin guys, itong sabihin lang natin ang presyo nito is galing sa hardware, mas mababa pa rin. Mas mababa pa rin itong 2500 PCD. Ngayon makikita mo naman dito guys na kung i-multiply mo to sa 1 cubic, dahil ang niya lang is mga 115 pesos ba to? 14 pesos to. So times 10, 1400 din to. Times 10, 140 din to kasi 14 pesos to. So 140 pesos din 'yan, no. So medyo kapag 140 sa 1 cubic, kung gagastos ka ng 10 cubic, so mga 1400 din ang cost. So yung strength din, ang pagkakaiba noon, mas maganda ang giging strength na 2500 PCD. So makikita mo naman dito guys, yung proportioning. Ayan. So tayo gumagamit tayo ng admixture dito para mapalis natin yung water at papaganda natin yung water cement ratio. So ayan guys, yung cost. So I hope na nakatulong ako sa pag-compute ng cost. So by next week, ito na yung guys yung gagamitin ko sa laboratory. So kinuha ko sa 0.1067 yan,
yung diniscuss ko while ago, no? So ito. Then ganun dito sa kabila. Ngayon, ginawa ko dito is division by 2 lang. Gumawa lang ako division by 2 para hindi siya ganun kalaki. Kapag nag-laboratory kasi ayoko masyadong magastos yung materials. So ito, mga 8 cylinder na to. Mga 8 cylinder, maximum siyam na cylinder na to. Ganun dito din sa job mix. So abangan natin by next week, yung bibidyoan ko yung paggawa namin sa laboratory para makita natin kung ano yung ba mas maganda. So I hope guys, nakashare ako ng idea sa inyo. Maraming salamat.